Habagat season pa sa time na to kaya medyo maalon pa yung dagat. Welcome back to my channel guys, AG here at welcome din sa ating panibagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para palagi kayong updated sa mga bagong videos nating ilalabas. At shoutout nga pala kay Rose Javier, Jomar Beltran at Alan Ligaspi. Maraming salamat. Sa tabing dagat na tayo nag-prepare ng gears kasi lalong mas mahirap pag nasa dagat tayo dahil sa lakas ng alon. Dito na naman tayo sa breakwater kung saan din ang delikado na part kasi dito talaga malakas yung hampas ng alon lalo na pag low tide kaya lusong tayo sa ilalim papunta dun sa malalim na part. At kapit tayo sa mga batuhan para di tayo tangayin ng agos. Ito din yung kagandahan sa spot na to. Kahit gaano pa kalaki yung alon, eh malinaw pa rin ang tubig. Sinalubong agad tayo ng School of Bass Drummers or ILAC ang tawag sa amin. At ito yung stringer natin, lagay lang muna natin dyan para malapit lang kung kailangan. Habang nagpapahinga ako, biglang dumaan itong good size na bluefin trevally na nangahunt dito sa mababaw na part. And this is my first fish of the day. Itong isang to, nakita ko na pumasok sa kabilang crack kaya dito ko na inabangan paglabas. This is my second fish of the day at another bluefin trevally na naman. Hindi na ako nakachempo sa ibang mga bluefin trevallies na dumadaan dito sa mababaw. Ang bilis na kasi nila lumangoy kasi nangahunt. Kaya bumaba na lang ako sa my ledge baka sakaling makakuha pa tayo ng isa kasi patilim na. This is my third and last fish of the day. Ito lang muna yung huli natin ngayon at ayos na to. Di ko na inantay na dumilim kasi lalong mas delikado na dumaan sa breakwater pag madilim na. Along the way, may nakita akong pang night dive na spear. Nabitawan siguro to dahil sa lakas ng alon pero nasa uli ko din naman yan. Lagay natin sa freezer itong dalawa kasi stocks yan for days. Baka kasi lalaki ang alon at hindi tayo makapag-dive. At yung batfish naman, lilinisan pa natin. Tsaka konting marinate dahil bukas, ihawin.
Let's see it. Pagkatapos ng ilang araw, buti kumalma na yung panahon kaya balik ulit tayo sa dagat. Morning dive tayo kasi maganda yung current ngayon. Shoutout nga din pala kay Rachel Castro at Just Barrel Fishing Vlog. Thank you po. After a couple of dives, this is my first fish of the day. Isang waiting game na naman kasi nasa malalim na part sila ng hunt. Sa kakaantay, buti at nakuha rin natin yung atensyon ng isang to. Hindi na ako nag-fish call kasi hinahanap naman niya kung saan nanggaling yung scratch kaya hindi ko na tinigilan. Keeping the line tight para hindi talaga sasabit. Yan yung main reason bakit one wrap talaga lahat yung spear ko para madali ko silang mahila away from the reef. Hindi ko na na-video yung pagkakuha ko sa isda guys kasi hindi ko na-on yung record button. Pero nalandaman natin, nandun na sa stringer at safe. On this dive, this is my second at last fish of the day kasi nag-iba na yung current. Buti na lang at hindi tayo pinaantay ng matagal ng isdang to. Pagkalapag pa lang natin, pansin mo na yung baitfish na nagkukumpula na at nag-iba yung kilos. At ayan, isang king mackerel, just on the right time at on the right place. Size king mackerel, 8 kilos fish on scale. At ilagay na natin to kasama nung unang huli natin na bluefin trevally. May kataasan din na line yung nahila niya kaya medyo matatagalan tayo nito sa pag-arrange ulit. At pagkatapos nun, let's go home. Stocks for days. And that's it for this episode guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. Stay tuned for more videos. Marami pa tayong i-upload. Stay safe. God bless. Cheers.